Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. Isama niyo ako ngayong umaga sa aking gagawin dahil may kontrata ako. Ito ang aking kontrata. Ayan. Ito ay aking sasandirin at lalagyan ng barnes. Okay? Samahan niyo ako at panoorin niyo hanggang dulo yung video ko para malaman niyo kung ano yung mga diskarte at mga kunting tips o kaalaman na aking gagawin, aking gagamitin para mapakinis to at malagyan ng barnes. Okay? Una-una guys, gagamit tayo ng grinder. Tapos pinalitan na natin yung bala niya, yung grinding disc. Bumili ako ng buffing disc. Ito, ganito, buffing disc. At syempre, pati liha na number 60 yung gagamitin natin. Unang pagliha dito sa flooring natin na sahig na kahoy. Tapos nilagyan natin ang pinagdikit natin siya gamit ang rugby. Ayan. Pwede rin naman kayong ano, gumupit. Ayan, ganito may nabibili naman. Liha. Ayan. Nakapad siya at pwede rin nakaroll na liha. Pwede nyo nang gupitin ganito. Ayan. Para pag na-put-put na to, pwede nyo nang idikit. Dikit ito. Okay? Tara. Let's go. Yan yung flooring natin guys. Manggyom at Jimelina. Halo yan. Yan yung manggyom na kahoy. At ito yung Jimelina. Na planer na yan siya. At apply na lang tayo ng pagliha na number 60. O ng pahid ng liha number 60. Alright guys. Magsimula na tayo mag-sander. At syempre kailangan natin ng ating pang laban sa alikabok. Siyempre, pinaka-importante ito. Hindi lang sa virus to kailangan. Para rin sa pagsasander. Okay? Tara, go! At ayun na guys, natapos na nating lihay na number 60. Ngayon ay gagamit tayo ng flap disc na number 120. 4 inches at 5/8 yung laki ng butas niya. Taka siya dito sa ating grinder. Tara, let's go! Ayun na guys, matapos na nating sandirin ng flap disc number 120. Gagamit tayo ngayon ng liha na number 60. Yan. At kailangan natin ito 1x2 na kahoy. Okay, let's go. At kailangan pala guys, yung pagliha nyo nakapaayon sa kahoy. Ganito rin mo, ganito siya pahaba yung kahoy. Ganito rin yung pagliha nyo. Tapos din. At ang next procedure natin mga kaibigan, wawalisan na natin to gamit ang walis tambo. Tara! Ayun na nga guys, nandito na tayo sa ating procedure. Ang paglalagay ng lacquer sanding sealer. Boysen lacquer sanding sealer. Hindi po ako endorser ng Boysen, pero sa Boysen baka naman. Ay, ito po ang aking nakasanayang gamitin. At syempre, kailangan natin partneran siya ng lacquer thinner. Yan. At kailangan natin ng paintbrush number 4. Okay? Kailangan muna natin haluin ang ating sanding sealer. Oh, 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 oh
Guys, kailangan pala may face mask tayo. Kasi malakas yung amoy niya. Makakalasing, baka paglabas ko dito sa kwarto, lasing na ako. Sa mga gusto palang gumamit ng sanding sealer sa mga kwarto nila, madali lang naman itong i-apply. At ito, yung isang litrong sanding sealer, makikita nyo dito sa kwarto na to. 3 meters by 3 meters yung kanya, sukat niya. Ayan. Diba? Sakto yung isang litro dyan sa 3 meters by 3 meters na sukat. Ayan ang itsura ng ating side matapos natin lagyan ng sanding sealer. Ang next step natin ay lilihain natin siya ng number 150. Lilihain natin siya ng number 150 at kailangan din natin ito ng 1x2 na kahoy. Let's go! At natapos na nating lihain ng number 150 at punasan muna natin yan ng basahan at mag-apply tayo ulit ng lacquer sanding sealer. Sahig, makintab na. Malapit na tayo sa finish line. Konting kembot na lang. Ayan, patuyuin lang natin yan at lilihain na naman natin ulit yan mamaya. Natuyo na ang ating lacquer sanding sealer. Lilihain na natin siya ng number 240. Ayan. Gamit pa rin tayong kahoy na 1x2. Okay, let's go. At ayun pala guys, pwede rin kayong gumamit ng liha na number 180 at 220 para mas mabilis yung pag-init ng yung sahig. At ayun na mga kaibigan, nandito na tayo sa last part na ating gagawin para sa ating sahig. At natapos na rin natin siyang punasan ng basahan. Maglalagay na tayo ng Buisin Spar Varnish. Ito yung spar varnish na to, ito yung clear gloss varnish. At syempre kailangan bago yung ating lalagyan at paint brush pag magbabarnish na tayo. Kailangan natin ng paint thinner. Buksan na natin. Kailangan haluin natin to yung spar varnish na to. Buisin Spar Varnish. Ayan guys, itong itsura ng Spar Varnish, Buisin Spar Varnish. At maglalagay tayo ng paint thinner. 20% lang sa rami nito yung ilalagay nating paint thinner. Ayan na guys, ang kanyang itsura. Kumintab na siya. Ang ganda na tignan. Ayan o. Oh. Wow! Malapit na tayong matapos. Ayan na. Pa-finish na. Dito na tayo sa finish line. Right mga kaibigan, ayan ang ating sahig. Wow, napakakintab. Pwede na kayo magsalamin dyan. Ayan o, finish na yan. Kayang-kaya nyong gawin yan sa inyong mga bahay. Ayan o, super kintab.
Ayun guys, natapos na nating lagyan ng Boysin Spar Varnish ang ating side or flooring. At kung hindi pa kayo satisfied sa kanyang kinis, sa kanyang kintab, pwede nyo rin ulit lihain ng number 240 at 220. At pagkatapos nyong lihain, lagyan nyo ulit ng Boysin Spar Varnish. Ayun, super kintab, pwede na kayo magsalamin. At may dalawang brand ako na ginagamit na liha, yung Eagle brand at ang 3M brand. Alright, maraming salamat po pula sa aking 300 YouTube subscribers. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, sana po ay magsubscribe ka na. Ayun lang po, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Keep safe guys.